Alright. So, ganito yan guys ha. Mag-start ako ng 10.03. Okay. So, ang i-discuss ko today is yung kauna-unang skill na ginawa ko noon, na pinaractice ko noon para magawa kong kumita ng 28,000 in my first month sa Front Row. So, I'm excited to share this with you guys. Alam ko kapag natutunan nyo to, sobrang simple lamang, pero kapag natutunan nyo to, sobrang magiging laki ng impact nito sa business na ginagawa natin. And actually, gagamitin mo tong skill na to. Simula sa kauna-unahang araw mo sa Front Row, hanggang sa nag-Front Row ka, gagamitin mo ang skill na to. So, yan lang. We're just waiting for the others. Ayan. Alas gis pa lang sa relo ko. Okay. So, at the end of this video, okay, pwede kayong mag-post na mga tanong nyo doon sa baba. Okay? So, again, this will be my first FB Live. Chine-check ko pa kung ano yung mga configuration eh. Kung okay. Okay, let's see. Okay, so yun. Greetings lang muna sa mga members natin abroad. So, good morning sa inyo lahat. Good afternoon or good afternoon, good evening kung nasan man kayong lugar. So, I'm greeting as well yung mga member natin dito sa Pilipinas. Good evening sa inyong lahat. Ayan, meron sa inyo na galing pa sa trabaho. Alam ko na pagod kayo, but thank you for taking time para mag-spend ng few minutes para sa FB live training natin ngayong gabi. And alam mo, sabi nga sa iyo, the best investment is the investment you made for yourself. Okay, ito yung pinakamaganda talaga at pinaka-best na investment na gagawin mo. And what's that? Ito yung continuously mag-upgrade ka ng learnings and knowledge mo about the business. And today, sabi ko nga sa inyo, sobrang simple lang na ituturo ko. And pero itong simpleng bagay na to will definitely create a big impact sa ginagawa natin na business. Okay. Okay na, 10:05. Sige, mag-start na siguro tayo. By the way, kung hindi mo itong panood ngayon, so mapapanood mo naman ito ng libre. Mapapanood mo ito ng libre sa replay. Okay, so magiging recorded to and then nakaposto sa group natin. Okay, so let's start na. So, just to give you a short background, yung story ko nung nag-front row ako. So, bale, 3 months akong ini-invite no ni Apps Warren. Si Apps Warren yung upline ko, siya yung naka-invite sa akin. So, almost 3 months niya akong ini-invite. Pabalik-balik siya na sa station ko. And para sa mga hindi nakakaalam, nagtrabaho ako previously sa call center dito malapit sa amin sa Batangas. So, nagtrabaho dyan for 5 years. So, yan yung naging background ko before. And now, etong si Apps Warren na to, ayun, siya yung kumukulit sa akin everyday. Imagine mo, for 3 months, ganun yung ginagawa niya. Pupunta niya ako sa station ko, then i-explain niya something about Front Row. Ako naman nun, hindi ako naniniwala. Kasi sobrang, unang-una, wala yung focus ko sa pag-business. Ang focus ko nun actually ay makaipon ako ng pera para pambili ng ano, alam niyo yung piano, yung keyboard. So, yun yung pinag-iipunan ko nun. So, wala talaga akong plano na mag-negosyo or kung ano pa man. So, that's why it took me 3 months bago ako makapag-decide talaga na mag-join ako sa business. So, ang ginawa ko, yung pera meron ako, ibinili ko muna siya ng piano. Okay. After ko nun, na-realize ko na kailangan ko mag-business nung wala na akong kaipon-ipon kahit piso. Doon ko na-realize na bakit nga pala hindi ko subukang mag-negosyo. And then that's the time na nag-decide ako na mag-Front Row. Doon una, hindi ko alam or hindi malino sa akin yung dahilan kung bakit ko ginagawa ng Front Row. Pero along the way, along the journey, doon ko na lamang mas naliwanagan kung bakit ko nga ba talaga ito gagawin, ano ba yung reason ko, ano ba yung mga in deepest why ko kung bakit ko ginagawa yung Front Row business. And, cut the story short, ayun, nag-top earner ako sa Front Row. Ginawa ko to ng noong una, part-time lang talaga, hanggang sa naging profitable na siya, and hanggang sa nakapag-resign na din ako noon sa Teletech.
So, yan yung short story ko. Hindi instantly naging ganito or hindi instantly chumecheke ng 40,000 naman, 50,000 naman. Pero nung una, nag-umpisa lang din talaga sa wala. As in like 4,000 naman, 8,000 naman, 10,000 naman. So, nag-umpisa lang sa humble beginnings, kumbaga. Maliit lang talaga. Pero, as I go along the business, ginawa ko lang siya ng tuloy-tuloy. Ayun, talagang lumaki pa konti-konti yung income. And what I will teach you today is yung, again, yung isang skill lang na inaral ko noong una. Ganito kasi yan, na nag-join ako sa front row, of course, hindi pa ako marunong mag-present. So, kagaya mo, alam ko hindi ka pa rin marunong mag-present. Hindi mo pa rin kabisado yung business. And of course, wala ka pa rin background sa mga glutatayo natin or sa mga products natin. So, basically, pagka-join ko sa front row, wala talaga ako alam-alam, as in zero. Ang alam ko lang noon, kapag may na-invite ako na dalawa, at yung dalawa nakapag-invite na nakapag-invite, yayaman ako. Ayun, yun lang at ang alam ko noon. So sabi ko, mag-invite or mag-refer lang talaga ako ng dalawa. The problem is ganito, hindi ako marunong mag-invite. Second thing, hindi ako marunong magpaliwanag. Kasi nga sabi ko, kaka-join ko pa lang. So paano ko ipapaliwanag ang business? So ganito yung pinagawa sa akin ni Upline, ni Apps Warren. Sabi niya, JB, tiyak mo lamang ako sa mga invite mo. At yun yung pag-uusapan natin. Yun yung tinatawag na tiyak or ABC rule. Ito yun. Ayan. ABC rule. So, sobrang importante nito. Mamaya explain ko sa inyo kung ano tong ABC rule na to. Okay. So, ayun, nung una, hindi ko alam kung ano yung tiyak or yung ABC rule na yun. Pero, naniniwala ako na gagamitin mo to simula sa araw na to hanggang sa mga susunod pang araw or hanggang sa nagpo-front row business ka. Actually, gagamitin mo siya talaga sa front row career mo. So, let's go to the main point. Ano ba yung ABC rule na tinatawag? So, itong ABC rule or T-up, ito yung isang paraan ng pagpapakilala sa upline or sa owner, sa product, sa company natin or sa downline mo. Isang paraan ng pagpapakilala sa guest mo or sa prospect mo wherein yung guest mo ay magiging interested na makinig or magiging makakapture yung attention na makinig. So let's say ako, sabi ni Apps Warren sa akin noon, sabi, JB, itiyak mo lamang ako sa mga invite mo. So sabi ni Apps Warren, kailangan kasi na yung guest mo or yung invite mo, kailangan makikinig siya sa akin. So bibigyan ko kayo ng certain example kung paano siya ginagawa. Etong ABC rule na to, ayan, etong A, eto si advisor. Okay? So, si advisor is si upline. So, sample again sa sarili ko. On my case, so, sa ABC rule, si advisor ay si Apps Warren. Siya yung nakapag-invite sa akin. And then si B, siya si Bridge. Siya ako. Okay? B is for Bridge. And then si C, siya si client. Si client ay yung guest or yung invite ko or yung invite natin. So, ganito yan. Ganito siya nag-work. Since hindi pa nga ako marunong mag-present noon, ganito lang ang ginawa ko. Since si Apps Warren yung mag-present ng business doon sa invite ko, okay, ang kailangan ko lang gawin is ipakilala si Apps Warren doon sa guest ko or sa invite ko. So, hindi simpleng pagpapakilala lamang. Meron tayong mga ginagamit na salita wherein ma-edify natin si Apps Warren para yung guest mo ang magiging tingin niya kay Apps Warren ay magiging parang leader talaga or something na parang ang magiging dating sa kanila or magiging dating na sa guest natin parang mapiperceive nila na talagang leader type yung mag-explain sa kanila, knowledgeable sa business, and someone na talagang matutulungan sila. So, ganito ko ipinakilala noon si Apps Warren sa guest ko. So, ito yung exactong example, or ito yung sample na ginamit ko noon. Sabi ko noon, sa invite ko, sabi ko, bro, may papakilala ako sa'yo na isang tao na tumutulong sa akin. Actually, business analyst siya sa company na pinagtatrabahuhan ko, or isa sa mga may posisyon na sa company namin, pero sa kasalukuyan ginagawa niya ang isang negosyo na nakatulong sa akin at nakatulong sa kanya, at naniniwala ako na kayang-kaya ka rin niyang tulungan.
So parang ganun. Sa tiap na tinatawag, meron tayong tinatawag na mga salita na sasabihin mo para ma-edify yung prospect. Noon sabi, ma-edify yung mentor natin. So noon ang lagi kong binabanggit kapag pinapakilala ko si Apps Warren ay sabi ko sa guys, meron kong papakilala sa yung tao, sobrang grabe nito, okay, sobrang tindi, as in, isa ako sa mga tao na natulungan ng nitong mentor ko na to, and I believe matutulungan ka rin niya. Okay, so I suggest makinig ka lang sa sasabihin ng mentor ko na to once na nakilala mo. So ganun, hindi kasi pwede na ano, na simpleng pagpapakilala lamang. Kasi kung simpleng pagpapakilala lamang, chances are baka hindi makinig yung invite ko or yung guest natin kapag pinakilala natin siya sa mentor natin. So bibigyan kita ng sample. Okay? Ito, simpleng tee up. What if may ipapakilala ako sa yung isang pulis? Okay. Bali, dalawang scenario ito ha. Yung isa, hindi ko ititee up. And then yung isa, ititee up ko. So, let's say, ipapakilala ko sa iyo yung isang pulis. Okay? So, ganito ko gagamitin. Yung munang first scenario na walang tee up. Sasabihin ko sa iyo, ay bro, or friend, may papakilala ko sa iyo isang pulis, kaibigan ko. And then that's it. Now, ano yung naging impression sa'yo? Sige, ano yung naging impression sa'yo nung sinabi ko na may papakilala ko sa'yo isang pulis? Di ba parang walang dating? Tama? Parang walang kadating-dating. Okay, pero kapag sinabi ko, on second example, kapag tini-up ko itong pulis na to sa'yo, ganito ko siya ipapakilala. Bro or friend, may papakilala ako sa'yo isang pulis. Una-una, sobrang galing ng pulis na to. Why? Kasi sa lugar namin, sobrang reputable siya, sobrang ginagalang. At the same time, ang dami niyang kriminal na ano, na nahuli. Sobrang galing talaga. So I suggest, once na na-meet mo itong pulis na to, kamayan mo siya kahit konti. Kasi kahit ako, sobrang ginagalang ko siya. Now, di ba, sobrang laki ng pagkakaiba. Kanina, sinabi ko lang na may papakilala ko sa yung pulis na kaibigan ko. Pero on the second example, sinabi ko na itong pulis na to magaling, matindi, matinik, ang dami niyang kriminal na nahuhuli. So kung ikaw yung pinapakilala ko sa kanya, chances are ang maisip mo, wow, grabe tong pulis na to. Okay, grabe to. Parang maisip mo, sobrang galing siguro ng pulis na to. Parang magkakaroon ka agad ng ganung mindset. Sa business natin, papaano natin siya i-apply? No, ganito. Di ba, hindi nyo pa kayang mag-present. Hindi nyo pa kayang i-detail yung business sa mga prospect ninyo. Now, ganito. Most of you ay meron ng mga website or may ginagamit tayong online system na ang nag-explain ng business ay ako. Tama? Yung mga website ninyo or yung mga web pages ninyo. So, hindi, pwede naman na basta mo lang ibigay yung link. Pero, mas magiging malaki yung impact kapag ibinigay mo yung link and at the same time, ipinakilala mo kung sino ako. Pwede mo sabihin sa prospect mo na, friend, yung palang mag-discuss sa iyo ng business ay isa sa mga mentor namin or isa sa mga ginagalang namin sa business. Actually, top earner na siya ng company at the same time, isa na sa mga kumikita ng malaki dito. So, natutulungan niya ako and I believe matutulungan kanya din. So, konting background lang, dati siyang nasa call center, tapos ginawa nilang ang negosyo part-time, pero ang nangyari, yung part-time na negosyo naging full-time income na. Kaya naka-resign na siya sa trabaho niya. So, kung may katanungan ka, naniniwala ako, 100% masasagot niyang lahat. Okay? And then, saka may bibigay yung link. So, kapag ganun yung ginawa mo, in most cases, yung prospect mo talaga, makikinig yan or papanoorin. Kapag in-approach ko na siya, chances are talaga na makikinig siya sa mga sasabihin ko. Kasi ganun yung nangyari sa akin nung una. Nung ako yung prospect, nung hindi pa ako nag-join, and then si Apps Warren yung nag-invite sa akin, itini-up niya si Apps Mac. Si Apps Mac yung Millionaires Club na mentor natin. Itini-up niya lang sa akin. Nung nakausap ko na si Apps Mac, grabe, wala na akong masabi. Talagang nakatingin na lang ako sa bawat sinasabi niya, kinig lang akong mabuti. Kasi ang naging impression ko talaga noon, sobrang lupit ng nitong si Apps Mac na to. Yun lang yung tumatakbo sa isip ko. Kasi ang sabi ni Apps Warren sa akin, bro, may papakilala ako sa yung
sa yung tao. Sobrang bata pa, pero imagine mo, successful na, millionaires na. Ganun talaga. So, ang naging impression nun sa akin noon ay, grabe itong, ano, itong tao na to. Talagang successful kahit batang-bata pa. Now, ganun katindi yung tee up sa business natin. Unang-una, isa-set niya yung mood ng prospect mo na makinig sa presentation or sa mag-handle sa kanya. Okay, so again, hindi mo pa kaya na mag-present, pero importante na matutunan mo yung tee up na tinatawag. Okay, so time check, 10:17. Ayan, meron tayo few viewers ngayon. So, sino-sino ba yung kailangan i-tee up? Okay, so meron tayong apat or limang bagay na kailangan i-tee up, or limang siguro tao na kailangan i-tee up. Number one is yung company natin. So, of course, kailangan mong matutunan na yung company natin is sobrang laki ng advantage compared sa ibang company. Kailangan mo rin malaman sa sarili mo ano ba yung mga benefits sa company natin. So, kapag binanggit mo siya sa prospect mo at tinatanong niya kung ano ba yung kagandahan ng front row sa iba, dapat may sasagot ka. Dapat alam mo. At saka dapat talagang excited ka na sumagot sa kanya. Pwede mo sabihin, grabe yung company lang namin na nag-o-offer ng lifetime 50% sa lahat ng products niya dito sa Pilipinas. O, di ba? Sobrang laki ng impact agad. Second thing, sino pa yung ititiyap natin? Yung owners natin. Si Direk RS and then si Engineer Sam Versosa. So, itiyap natin sila sa mga prospect natin. Pwede natin sabihin, grabe yung owners namin, sobrang credible. Nag-appear pa siya sa iba't ibang television. So, talagang credible na siya. Hindi mo maisip na talagang lolokohin niya mga tao. At sobrang generous, sobrang willing talaga na tumulong sa mga tao. So, yun, pwede mong ipakilala. Number three, sino pa? Products. Ayan. Huwag na yung kakalimutang i-tee up or ipakilala yung products natin sa mga tao. Okay? So, magagawa mo yan syempre kung meron kang background sa products natin. Okay? Pero kung wala, di syempre, kailangan mo lang gawin is aralin mo lang ng konti kung ano ba yung meron. Halimbawa, Lux White, pwede mo sabihin, ay, kung sa amin ka bibili ng glutathione, sobrang tindi, sobrang lupit. As in, yung product namin, multi-awarded. Yung product namin talaga, Hall of Famer na. As in, talagang consecutively, ilang taon na siyang na-awardan na best or most effective whitening supplement dito sa Pilipinas. Alam mo, kapag narinig yun ng prospect or kapag nabasa yung mga ganong message mo sa kanya, naniniwala ako na talagang mag-leave yun ng malaking impact. Tama, kasi talagang nararamdaman niya kahit message mo pa lang yung excitement mo at saka yung tindi ng mga salita na ibinabagsak mo. Third, apat, sino pa yung ititiyap natin? Of course, si Upline. Again, ulitin ko, owners, pangalawa, company number one pala, second, owners, patatlo, products natin, paapat, si Upline. Ititiyap mo lagi si Upline. Sino yung nakapag-refer sa'yo or sino yung magpipresent ng business sa prospect mo, i-tee-up mo siya. Kailangan may background ka about sa kanya. Let's say kung yung website yung gagamitin niya na pampresent or yung video presentation natin, i-tee-up niyo ako ng konti sa kanila or para magkaroon sila ng idea kung sino yung nagsasalita sa video. Okay? Para mas makarelate sila at mas makinig sila kumbaga. Then, for example naman, yung mga nasa provinces natin, tapos ang mag present ay, let's say, business partner natin, i-tee-up mo yung business partner na yun. Okay? Mag-ask ka ng konting background sa kanya. For example, sabi nga sa inyo, nung ipinapakilala ko si Apps Warren, ang trabaho ko lang noon, nung nag-umpisa ako ay mag-invite at magdala ng tao. Wala pa nung website, wala pa nung sales presentation na kagaya na ginagamit nyo ngayon. So, nung nagsimula kami, mano-mano lang talaga. So, mag-i-invite ako, dadalhin ko, and then si Apps Warren ang bahala. Pero, sinisigurado ko na bago makadating yung invite ko kay Apps Warren, sinisigurado ko na na-tee up ko ng malupit si Apps Warren. Lagi kong sinasabi dun sa invite ko na, ay bro, makinig ka dun sa tao magpipresent sa'yo. Actually, sobrang swerte mo. Kasi yung tao na magpipresent sa'yo ng negosyo, sobrang busy nito. Pero, binigyan ka niya ng oras ngayon para ma-explain sa'yo yung negosyo. Isa siya sa mga taong hinahangaan ko, isa sa mga taong ginagalang ko. Bakit? Isa na siya sa mga kumikita ng malaki sa company namin at isa sa mga top leaders na rin ng front row dito sa Batangas. So, I suggest makinig ka lang sa kanya.
That's it. Alam mo, ganun lang ang ganun yung ginawa ko nung una. So, wala akong kakayahang mag-explain. Wala akong kakayahang i-present ang negosyo or i-discuss yung compensation plan natin. Ang alam ko lamang noon is mag-invite at i-tee up Seps Warren. And that's it. In 1 month, yun, nahi ko yung aking top earners title and almost kinita ko nun is 27,000, 28,000 if I'm not mistaken. So, sobrang memorable nun na sabi ko sa sarili ko, kahit pala talaga wala pa akong alam na masyadong malaki sa negosyo natin, pwede pala talagang kumita basta alam mo yung mga basic principle. And again, yung basic principle na dinisuso dito is yung ABC rule. Yan, A, B, C. Mapansin nyo dito sa diagram ko na to, okay? Bakit maliit yung letter C? Bakit malaki si A at saka si B? Si A, si appliance advisor. B, ikaw yung bridge. And then si C, siya si client or siya si customer. Pero bakit maliit yung pagkakasulat ko? Simple lang. Alam mo, kahit yung prospect mo ay professional, kahit tapos yan, doctor man yan, attorney man yan, or kung ano man yan natapos yan, okay? Tapos yung upline mo ay kahit mas bata doon sa prospect mo, or let's say ang upline mo ay student or estudyante, di ba? Magagawa natin na palakihin si upline sa harapan noong guest mo sa pamamagitan ng tamang pag-tee-up. What if hindi mo ginawa ang tee-up? What if hindi mo ipinakilala na maayos si upline? Chances are, maaaring hindi makinig ng maayos yung prospect mo doon kay upline. Gusto mo ba yon? Which is alam ko ayaw mo. Tama. Kasi as much as possible, gusto natin na makinig yung guest natin. Magdi-discuss sa kanya. So magagawa natin yon kung or matitee-up natin ng maayos si upline doon sa guest natin. I hope na nakukuha niyo yung pinaka basic idea or yung general idea ng dinisess ko sa inyo ngayong gabi. Simple lamang siyang skill, pero kapag na-practice mo sobrang magiging malaki yung impact nito sa business mo. Ano yung mga salita na kailangan mong gamitin? Pwede mo sabihin yung grabe, ayan, or sobrang lupet, or sobrang astig, ayun. Or is ang taong magpepresenta tayo yung taong iginagalang namin. Ayun, parang mga ganun. Okay, so maibibigay ako na isang guide sa siguro sa description ng video na to, yung mga words na pwede mong isama habang pinapakilala mo yung upline mo sa prospect mo. Okay, so ganun lang. Just to wrap up everything, summarize everything. Okay, ang diniscuss natin ngayong gabi is yung ABC rule or yung tee-up na tinatawag. Okay, sino yung kailangan mong tee-up? Limang bagay lamang yan. Si company, pangalawa si owners, patatlo si product, pangapat si upline, at panglima si downline. Okay, si upline naman ititee-up niya si downline. So, bibigay ko sa inyo yung last example. Itinee-up ko si Seps Warren sa prospect ko. Tama. And then, nung naitiap ko si Seps Warren, si Seps Warren na yung nagpaliwanag. Okay? Siya na yung nagpaliwanag ng business. Pagkatapos ng presentation na ginawa ni Seps Warren, itiniap naman ni Seps Warren ako pabalik dun sa guest ko. Sinabi ni Seps Warren dun sa prospect ko, sabi ko, uy ma'am, ang swerte niyo po kasi yung nag-invite sa inyo, sobrang seryoso sa business. Yung nag-invite po sa inyo, nakikita ko na talagang isa sa mga magiging leader ng company namin. So, parang ganun, give and take relationship. Itiniap ko si upline, itiniap din ako. Kapag ganun yung ginagawa natin, yung prospect natin talagang mas na malaki yung nagiging impact sa kanila. Okay? Talagang mas parang naisip na, sige na nga, mag-join na nga ako. Kasi sa mga words pala na ginagamit natin, talagang nandun na. Yun nandun agad yung gigil at yung excitement. Okay? So, kung meron kayong mga question today, mag-post lang kayo. Ayan. May mga comment na rito. Pabasahin ko lang ah. May comment. About siguro mga tanong nyo kung paano ginagawa yung tee-up. Magkano po ang registration fee? Hi. Hello Miss Alice from Kuwait. Ayun. Baliktad kapatid. Okay, sorry guys. First attempt ko pa lang naman to ng Facebook Live. Okay.
So hindi ko 'to ginagawa, but then again, as part ng ating ano, ng sharpening our axe program, or yung para mapadipen pa yung ating learning sa business, okay? So gagawin natin 'to nang consistently. Basic lamang yung palagi ituturo sa inyo, pero ito yung mga basic skills na nakatulong talaga sa amin, hindi lang sa akin, but then sa lahat ng mga top earners natin, millionaires club natin, kung bakit nila na-achieve yung meron sila ngayon. So, ayan, shout out to sa ating team Quake, pati sa ating team Batangas, dito sa kina Ate Honey May, Ate Bong. Ayan. So, salamat para sa training na ito, kapatid. Welcome, welcome po. Ayun, I just want to take a note, okay? Hindi ako ganun kagaling kagaya ni Apsley. Si Apsley, Millionaires Club natin, 22nd Millionaires Club, okay? Ako, malayo pa yung lalakbayin natin papunta doon sa, siguro, mga nasa accumulation ni Apsley niya sa mga siguro 6 million, parang ganun. Sobrang laki, di ba? Imagine mo, sobrang bata, pero successful na kagad. Pero ito, isa lang yung pwede kong ma-assure. Kapag ito ginawa ko consistently, at kapag ito ginawa mo rin ng tuloy-tuloy, kung ano yung na-achieve ni Apsley, yun din yung ma-achieve natin. Why? Kasi isa lang naman yung ginagawa natin, and we follow what he does. So kung ano yung ginagawa niya, at kung ano yung resulta na nakuha niya, I'm sure na yun din yung magiging resulta natin. Tama? Okay. Actually, ako lang sumagot. O, tama talaga. So yun lang naman talaga yung concept sa business natin. It is a copy business. What our successful people do, yun lang din yung gagawin natin. Halimbawa, gawin natin yung mga bagay na nag-work sa kanila. Kokopyahin lang natin, and then i-apply lang natin sa sarili natin. So, ganun lamang yung business natin. So, kung meron kayong mga questions, siguro, I suggest you post it sa comment box. Baka sakali na masagot ko, o gagawin ko lahat ng paraan para masagot yan. Okay? Wala pa. Now, ganito ah. Again, gusto kong maging malinaw, tee up, gagamitin natin siya every time and anytime. Pwede mo siyang gamitin sa pagpapakilala ng products natin, or basta anytime na kumakausap ka ng prospect mo, gagamitin mo yung tee up. Laging tee up. So ano yung mga salta pwede mong gamitin? Grabe, sobrang astig, sobrang sulit, yun. Tapos sobrang galing, parang ganun. Yun lang. Okay? So I hope meron akong na-share sa inyo kahit konting knowledge. Ngayon, medyo kailangan ko maging strict sa oras natin. Nagsimula ako ng 10:01, matapos to ng 10:30. So, 30 minutes lang ang 30 minutes yung magiging Facebook Live natin. Napahaba pa eh. Dapat natapos ko to ng 10:20. And then, yung 10 minutes would be allotted for question and answer. But anyways, I do appreciate you guys for watching this short Facebook Live. I hope, again, may nakatulong itong training na to sa inyo. So, itiap niyo yung website natin. Itiap niyo yung nagpe-present doon. And then, sobrang magiging malaki talaga yung impact niyan sa mga prospect natin. And then, when a time na i-approach ko na sila, okay, na ako na yung mismong mag-message sa kanila, naniniwala ko na sobrang magiging malaki agad yung impression nila. So, mas makakapag-convert tayo ng sales, or makakapag-convert tayo ng mga pay-ins kapag ginawa natin yan. So, that's it for now. Good evening, good morning everyone, and see you on the next post. Bye-bye!